Good morning mga kalimasirong gala. Gardening muna tayo ngayon dahil walang pasok na naman. Tingnan nyo ha mga kalimasirong gala, itong aking pinatubo na kangkong sa buti. Maliit lang na buti to. Ang dami na ng dahon, tatlong araw pa lang siyang nakaalagay dito. Kaya ang dami ng ugat. E pero mo kung meron kang 10 ganito at 6 na pirasong puno, makapitas ka lang ng tigda 2 dahon sa isang puno, hindi ilan na yun. Napakarami talaga. Kaya ito ang magandang gawin sa bahay natin kung wala tayong lupang pagtataniman. Sa buti lang, pwedeng sabit, pwedeng patong. Ito ngayon, kasi maliit siya, ililipat ko dito sa medyo malaki. Atin naman. O, di ba? Ganda na. Talagang kung pagsasagaan mo yung ganitong pagtatanim, makakatipid ka sa gastusin sa bahay at sariwa pa. Ito ay isang paraan lang ito, pinapakita ko lang para kung gumawa ka nito, yung maramihan na para marami ka rin mapipitas. Tsaka sa malaking lalagyan. Tanggalin natin laman. Bang. Tapos ito, kasi dumikit na, naubos na yung tubig, puputulin natin dyan, iwain natin ito para ilipat natin. Gandaan lang sa paghiwa, baka madamay pati ugat, sayang. Ayan na. Putol na siya. Ay dandahanin natin yung tatanggalin at ihiwain natin dito para matanggal ang itong katawan ng kangkong. Kaya sa mga nanay at tatay na gusto makatipid sa panggasto sa bahay, ito lang ang dapat nyong gawin. Kumuha ng bote na mineral water, lagyan ng tubig at kunting lupa para sa ganun meron makain ng ugat ng kangkong. Kung meron kang ganitong 20 piraso, napakaganda na. Pwede ng pang-ulam, pang-adobo, pang-lagay sa mga sinigang. Kaya makakatipid tayo sa pagbili ng gulay sa palengke. Ito, example lang ito. Halimbawa lang ito. Pero kung may buto ka ng pichay, repolyo, pwede yon. Kaya ito ang magandang pamamaraan para makatipid ka. Hindi ka na bibili sa palengke, hindi ka na mag-alala na ang iyong mabibiling gulay ay mayroong kimikal. Dahil ikaw mismo ang nagtanim, alam mo na walang kimikal ang gulay na iyong itinanim. Kaya sa mga nanay na gusto magtipid at mga tatay, at para makaipon tayo sa ating pamilya at
Siyempre, yung naipon natin, maibili natin na kung ano-ano, ito ang magandang gawin para makatipid sa ulam. Pero hindi naman lahat puro kangkong. Marami, pichay, repolyo, mga alugbati, mga gulay na nakakatulong pa pampalakas sa ating katawan. Di ba? Tandaan lang. Ah, diba? Tanggal na yung plastic. Lilipat na tayo sa malaki. Para ibig sabihin, maka-expand siya at dumami pa ang kanyang dahon. Hugutin na ng padandahan para ang ugat hindi masayang at hindi maputol. Ayan na. See? Nakalipat na siya ngayon dito sa lalagyan. Kaya dadagdagan na lang natin ng lupa. At mamaya lalagyan ko ng tubig para may makain siya itong mga ugat niya. Buhay na yan kasi ang ugat tumubo na. Napakadali lang, napakasimple lang. Masustansya pa itong mga gulay natin. Ayan, nailipat na natin sa malaking lalagyan. Kaya sigurado ako, tuloy-tuloy ang pagdami ng kanyang dahon. Meron pang isa. Aha. Di ba? Ito naman ang aking sibuyas. Experiment. Napakahaba na ng ugat. Ibig sabihin, buhay na siya. Hindi na siya mamamatay. Kaya ang kanyang dahon, tuloy-tuloy na pa sa pagsibol. Napakamahal ng may buwan na napakamahal ng sibuyas. Ang importante lang naman dito sa sibuyas yung dahon kasi ang dahon napakabango. Pwede panlagay sa lugaw, pantimpla sa mga sausawan, ang panlagay sa mga may sabaw. Yan ang purpose niya. Di ba mga katibid ka? Kailangan natin mga nanay at tatay, itong gagawin natin para kung wala tayong ginagawa sa ating bahay, naiinip tayo. Ito na. Oh, tanglad. Malapit na siyang sariwa na ang kanyang dahon. Pag ito ay tumubo, sigurado na yan. Tuloy-tuloy na ang kanyang pagsibol. Tumubo na ng andam mo. Ito naman ang ililipat natin sa malaking lalagyan. O tingnan mo, ang tubig niya ay hanggang dito. Pero ngayon tingnan mo wala na. Dahil siyempre ang pagkain niya, nauubos din. Pero pag malaki ang kanyang lalagyan, ay sigurado malaki din ang kanyang makakain. Isa-isahin natin ito. Kangkong, masustay siya sa katawan. Ayun, ganun lang. Kaya, napakasimple lang.
biruin mo kung meron kang ang nagawa mo ay mga 20 piraso na lang. 20 pirasong bute na malaki ng konti dito. At ang puno ng kangkong ay 6 na piraso. Sa isang piraso, sa isang puno, makapitas ka lang ng dalawa. Sa 6, di 12. Eh sa 20 piraso. O 20 times 2, biruin mo, may 200 plus ka na dahon. 200 plus na dahon, sariwa na. Ito mga ganito, tatapon na natin. Sariwa, alam mo na walang chemical. The best, pwede mo pang gawing adobo yung mga sanga-sanga. Pero siyempre, mag-aantay ka ng isa hanggang dalawang linggo para mapakinabangan mo ito. Dahil ito, tatlong araw pa lang. O, tingnan mo. Pagpatubo naman ito, kailangan sa gabi, ilalagay mo siya sa hamugan. Tapos painitan mo hanggang alas 8 ng umaga, alas 9. Para hanggat wala pa siyang dahon, hindi siya gaanong malalanta. Tapos ibabalik mo naman siya sa lilim. Ganun na ganun. O, tingnan mo. Kasi ang hamug at pag nainitan sa araw, ayun ang pagkain nila. Dine-develop nila yung bilang pagkain. Kaya tutubo sila ng tutubo. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng mga viewers, at sa lahat ng aking mga kaibigan sa Facebook na walang sawang nanonood ng aking video, at sana tuloy-tuloy lang po kayo sa panonood. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat kahit saan sulok ng mundo. 50 gala, nagsasabing mabuhay po tayong lahat.